ang isa sa mga first overall pick ng NBA na binansangan agad na draft bust kahit hindi pa nga ito nakakapaglaro ng mahigit limang season dahil sa hindi niya na-fulfill agad ang expectation ng team sa kanya. Ito nga ay walang iba kundi ang first overall pick ng Philadelphia 76ers noong 2017 NBA draft at ngayon ang point guard ng Orlando Magic, si Markelle Fultz. Noong una ay kinikilala pa siya bilang best point guard sa college, papasok ng NBA. Mas pinaboran pa nga siya ng Sixers na kunin bilang first overall pick kumpara dito kay Lonzo Ball, De'Aaron Fox at Jason Tatum. Na maglaro ito sa NBA ay may isang problema na nakikita sa kanya na unti-unti naman niyang tinatama ngayon na habang naglalaro siya dito sa Orlando Magic. At yan ang babalikan natin sa kwento nitong si Markelle Fultz. Uumpisahan natin mula sa pagkabata para malaman natin kung gaano nga ba siya kagaling papunta sa NBA at paano niya naitama ang isang problema na yun sa game niya. Kaya simulan na natin. Si Markelle ay nagmula sa Prince George, Maryland, na noon ang nagturo sa kanya ng basketball ay isang local basketball coach sa lugar nila, si Kit Williams, na ngayon niya ay trainer pa rin niya, na sumasali agad siya noon sa mga AAU tournament. Nang 2012 naman ay naglaro siya para sa Demanta Catholic High School na isang all-boys school at isang powerhouse team sa lugar nila. Noon ay may height si Markelle na 5'9 at naglalaro bilang backup point guard sa team nila. Maganda naman ang pinapakita nito nung freshman year niya hanggang sa alisin siya sa basketball team nung pagtungtong niya ng sophomore year. Dito kasi magsisimula ang issue sa kanya. Nang sophomore year na itong si Markelle ay napansin ng kanyang coach na may parang problema sa kanyang body coordination at nakita na mayroon pala itong gait. Ito yung abnormality sa paglalakad, balanse ng katawan at yung body coordination. Sabi pa nga ng kanyang coach ay parang si Bambi ito kung maglakad dahil sa issue na yon. Dahil sa bata pa naman nun si Markelle ay na-overcome niya ang problema na yon sa kanyang katawan at dahil sa nagpa-practice siya ay nakabalik nga siya sa lineup nung junior year na. Nakita agad siya ng coach ng University of Washington bilang isang potential top pick sa NBA. May tangkad na nun si Markelle na 6'3 at naging starter na ng team na nag-a-average na ng 16 points, 8 rebounds at 4 assists per game at nanalo pa nga siya bilang High School Player of the Year. Mula sa pagiging unranked player ay tumaas nga siya sa pang 24 sa buong US dahil sa performance na yon. Pagpasok niya ng senior year ay lalo siyang nakilala dito na makapag-set siya ng record sa kanilang team history sa assist at nakasama pa siya sa USA National Team para maglaro noon sa Under 18 FIBA Americas kung saan ay siya naman ang naging MVP. At mula dito ay nag-commit na nga siya para sa University of Washington para maglaro sa kanila sa college. At mula sa number 24 ay naging number 7 na nga siya sa buong US para sa mga top prospect. Pagdating niya sa college, si Markelle ay naging starting point guard ng team at noon nga ay hindi maganda ang record ng team nila na may siyam lang na panalo at hindi pa nga sila nakapasok noon sa college tournament. Pero nakasama naman siya sa all-conference first team na may average noon na 23 points at 5 assists per game. Noon ay kasama niya mga prospects sa draft class ng 2017 na sina Jason Tatum, Lonzo Ball, De'Aaron Fox at Josh Jackson na mataas talaga ang ranking. Pero ayon nga sa mga analyst ay papabor sa Sixers kung si Markelle ang kukunin nila dahil sa pagiging creative nito sa pag-score, ang maganda niyang jump shot at playmaking skills. Nang mapili nga bilang first overall pick ng Philadelphia 76ers itong si Markelle ay dito naman nagsimula ang problema sa kanyang basketball career. Na mid-September ay napansin nga ni Kit Williams, ang trainer at mentor nitong si Markelle na nagbago ang kanyang jump shot sa training camp ng Sixers. Na yung pagtira niya ng bola ay nagmumula nga sa dibdib kesa dati na nasa itas ng ulo nito. Ang sinabi sa kanya ni Markelle ay parang may humihila sa kamay niya na pababa pag tumitira siya ng bola. Pati na rin yung pagtira niya ng free throw ay nadamay sa issue na yun. Sinabi pa nga ni Coach Brett Brown na yung pagpapalit na ng shooting form ni Markelle ay kagustuhan niya kung saan siya magiging komportable at wala naman siyang injury sa kanyang kanang balikat. Isang normal adjustment para sa isang rookie sa NBA. Sa unang preseason game nitong si Markelle kontra dito sa Celtics noong October 9, 2017 ay napansin ng mga coaches pati na rin mga announcer na pag tumitira siya ng free throw ay iniiba-iba niya ang kanyang shooting form na makikita talaga na may problema siya sa kanyang kanang balikat. Matapos ang game na yun ay inamin niya na may nararamdaman siyang pananakit sa kanyang kanang balikat at kalaunan nga ay hindi na nga ito naglaro sa preseason. Sa unang apat na game niya sa regular season ay limitado minuto nga lang ang binibigay sa kanya dahil sa balikat na yun at noong October 24 ay inamin ng kanyang agent na may natuyong fluid sa balikat nito kaya siya nahihirapang tumira
at hirap nga rin siya kahit itas ang kanyang kamay. Nang October 29 naman, dahil sa issue na yun, ay nilagay muna siya sa inactive list ng roster dahil sa sinasabing pananakit ng balikat nito. Nagpatingin siya sa mga espesyalista at dumaan din sa mga therapy. Nang mga January 2018 naman, ay nakita na sa video na parang naikorek niya ang pagtira nito at sinabing nabawasan na ang pananakit ng kanyang balikat. Dahil sa patuloy na improvement ni Markelle dahil sa naging issue niya sa kanyang balikat, noong March 2018 ay nakapaglaro na nga ito at sa loob ng 10 games ay tinapos niya ang regular season. Meron siyang 17 minutes at may average noon na 7 points, 3 rebounds at 44% sa field sa loob niya ng 10 games. Kaso sa playoffs naman, sa loob ng 3 game ay medyo hindi nga maganda ang nilaro nitong si Markelle. Meron lamang siyang 7 minutes per game at sobrang baba pa ng percentage. Noon namang 2018-19 season ay sinabi nga nitong si Markelle na yung jumper niya na naging dahilan kung bakit nga ba siya pinili bilang first overall pick ay bumalik na at naging mas maayos pa ngayon. Nang regular season ay nag-start nga itong si Markelle sa unang 11 games ng Sixers. Nakitaan naman siya ng improvement sa 11 games na yun na nagkaroon nga siya ng 30% mula sa 3-point area tapos meron siyang 9 points, 4 rebounds at 3 assists per game sa loob niya ng 24 minutes. Nang November 2018 naman ay inannounce ng kanyang agent na si Markelle ay magpapacheck up ulit sa kanyang balikat at ang Sixers management noon ay walang idea kung ano na naman ang nangyayari sa kanya. Kaya ang nangyari ay inalis muna ulit siya sa active lineup ng Sixers at nung December 4, 2018 ay lumabas nga ang balita na meron itong si Markelle na neurogenic thoracic outlet syndrome. So ayon sa report, ito yung abnormalities na yung collarbone at ribs ay mayroong gap na nakakaapekto sa mga nerves at naging dahilan kung bakit hindi magawa ni Markelle ang mga bagay ng paulit-ulit tulad ng pagtira ng bola. Ito yung nakitang pinaka-problema talaga sa kanya na noon ay napaisip pa nga ang management ng Sixers na mental problem ang issue dito kay Markelle. Kaya dito naman papasok kung bakit nga ba siya na-trade. Ang problema kasi ang nag-uusap lang sa issue na yun ni Markelle ay ang kanyang agent, trainer at doktor niya. Na wala sa usapan yung Sixers management. Kaya pala isipan sa kanila kung ano nga ba ang nangyayari sa kanilang player. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na ibang issue ang tinitingnan ng Sixers management at hindi yung nakita na TOS syndrome. Ang ginawa ng Sixers management ay tinrade itong si Markelle papunta dito sa Orlando Magic dahil na din siguro sa inis nila kasi ay parang naitsapwera sila sa naging issue nitong si Markelle na wala silang idea. Na mapunta naman ito sa Magic ay balak noon ni Steve Clifford na paglaro nito ng 2019 season. Kaso nga lang, ay inisip nito na baka lalong lumala ang kanyang injury sa balikat. Noon pa nga ay sinabi nitong si Stephen A. Smith at kahit itong si Scottie Pippen na drop bus nga itong si Markelle dahil sa nangyari sa kanya na yun. Pero siya ay 21 years old pa lang at may pag-asa pang maikorek ang problema na yun. Yan nga ngayon ang nangyayari sa kanya sa Orlando Magic na unti-unti siyang nakaka-recover. Sa history ng NBA ay marami naman mga top picks noon ang binansagan na bus sa unang 3 or 4 na taon nila sa NBA. Pero nakabawi nga sila. Tulad na lamang nito si Chance Billups at Tyson Chandler. Pero yung dalawang players na yan ay wala namang issue katulad nito si Markelle at napunta lang sila sa mga team sa talagang nabigyan sila ng pagkakataon. Ngayon kasi ay maganda ang nilalaro nitong si Markelle para sa Orlando Magic. Sa loob kasi ng 64 games ay meron siyang 12 points, 3 rebounds at 5 assists kada laro. Minsan siya pa nga nagte-take over ng game, kasama pa doon ang good decision making. Maituturing na mababa yung average na yan. Pero kung titingnan nyo yung free throw percentage niya na napapansin dati na sobrang baba na mula nga 47% naging 56% tapos ngayon ay nasa 72% na. Yung 3-point shooting naman niya ay mababa din na maituturing. Pero nung nakaraang dalawang season ay halos hindi nga siya tumitira. Pero ngayon ay meron nga siyang almost 2 attempts per game. Ang ibig sabihin lamang nito ay nakaka-recover na nga siya sa naging injury niya mula nang pumasok siya sa NBA dahil sa mas marami siyang attempt na nagagawa ngayon kumpara dati. At ngayong taon ay nakagawa pa nga siya ng ikalawa niyang triple-double sa kanyang karir na may 21 points, 11 rebounds at 10 assists per game kontra nga noon sa Lakers na patunay na hindi tsamba na siya ang naging pinakabata na nagkaroon ng triple-double sa NBA history habang naglalaro pa nga siya noon sa Sixers. Ang tanong na lang dito mga pre ay kung magtutuloy-tuloy na nga ba ang pagiging healthy nitong si Markelle para masustain niya ang kanyang performance at masulit din naman ang Magic ang $12 million na ibabayad sa kanya next season.
na ang nagbigay ng kontrata na yun ay ang Philadelphia 76ers. Dahil sa bago pa lang magkaroon ng injury itong si Markelle, ay nakikita ng Sixers na ito ang magiging next NBA star. Na ngayon ay hindi muna mangyayari, pero posible in the future. So mga pre, yan ang naging kwento nitong si Markelle Fultz. Kung ano nga ba ang nangyari sa kanya sa Philadelphia at kung anong klaseng injury nga ba ang tumama sa kanya. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay iligay nyo na lamang sa comment section.